public service tayo. Kung kayo ho ay merong konting naisubing salapi, ah, medyo hinay-hinay ho sa pag-i-invest, pag-aralan muna yung lalagyan ninyo ng pera. Huwag lang ho kayo mag-rely na mag-rely sa Facebook na mga investment. Dahil isang kumpanya na naaming binatikos dati dito, itong Centco. Alala mo yung sabi maghulog ka ng 10,000, magiging 40,000 ang 10,000 mo sa loob ng isang linggo. So kung meron kang 1,000, ay meron kang yung 1,000, magiging 4,000. Kita mo yan? Yung 500 mo, ay 5,000 mong piso, ay magiging 20,000. Saan ka pa? Ha? Oh, sus, Mari Josep. Anyway, sabi po ng SEC, ay salamat naman sa Diyos. Illegal ang naturang kumpanya at itigil na ang pagtatanggap ng mga investment dahil ang Centco, ha, na pag-aari ng Brendal Cruz Holdings Incorporated ay pekendos. Yung mga naka-invest ho dyan, pwede na ho ninyong singilin. Tignan ko lang kung mababayaran ho kayong lahat. Centco. Ito yung nagmamayabang na pag nagbigay ka ng 10,000, magiging parang 400,000, 40,000 sa loob na 1,000. Anyway, sa G48 ng umaga, bayan, tulad ho na nabanggit ho natin, kung meron ho kayong mga problema, meron po kayong mga hinaing, ay pwede ho ninyong ilapit ho sa Tutok Tulfo Reload. Ang aming pong hotline is 410-6726. 410-6726. Reklamo ho kung kayo po ay inape, kung kayo po ay inonse. Kagaya nitong reklamo na isang investment company ng ilang kababayan natin na nagoyo nitong Centco. Investment daw. Mantakin mo, ipangako sa iyo 400% ang kikitain mo sa loob ng 2 linggo yata yun. My goodness! Eh ang sabi po ng SEC, hindi. Wala silang lisensya para sa investment. Nasa linya si Attorney James Arman Pan Jr., ang ika-commission secretary ng SEC. Magandang umaga, Attorney Pan, sir. Magandang umaga din po. Erwin po ito, sir. Opo. Sir, una sa lahat, salamat po na after few weeks na nilapit namin itong issue na ito, finally, naglabas po kayo kahapon niya to the other day ng order sa Centco to stop accepting investments. Tama po ba ito, Attorney James? Tama po yan. At pasalamat din po kami sa inyo dahil talagang binabantayan mo rin to. Kaya ako po'y at ang SEC po ay talagang humahanga sa iyo po. So anong ibig ho sabihin ito, sir? Stopping, ano pong order ito? Hindi na sila pwedeng tumanggap. Can you further explain, sir, yung order na inilabas po ng SEC? Mabuti po at natanong mo yan. Ang SEC po ay nagpalabas na nga ng cease and desist order laban sa Centco World at saka yung Brendal Cruz Holdings Incorporated na kaagad itigil ang kanilang buy and earn program na maituturing bilang isang investment scam. Uh-huh. Inilabas po ng SEC ito noong September 24, ang cease and desist order. At ito po ay na-serve na po sa kumpanya at sa kanilang mga directors and officer. Uh-huh. Pati na po, yung mga promotor, kinatawan at ahente ng kumpanya ay pinatitigil na sa kanilang ginagawang solicitation ng investment. Uh-huh. So ang ibig ko sabihin, hindi na sila pwede tumanggap ng... Pero pwede pa rin sila magbenta ng pabango. Pagbenta na lang, sir, hindi na sila pwedeng magsabi na worth 10,000 pag na kikita ka magiging 40,000 ito sa 1,000. Hindi na ganoon.
Hindi naman po binagbabawal yung pagbebenta nila ng pabango. Pabango po. Ang ipinagbabawal po ay yung pagtanggap ng investment na 5,000 pesos na ipinapangako na magkakaroon ka ng kitang 20,000 or 400% in just a matter of 30 days or Sus, one month. Sus, Joseph. Oo. Parang ay panluloko nga ho yan. Dinaig pa yung Central Bank ano at mga banko, Attorney James. But anyway, so ulitin ko, sir, ay hindi na sila pwedeng tumanggap ng investment pero pwede pa rin sila magbenta na kanila mga pabango kung tatangkilikin ng mga tao. Tama po yun. Wala po kasing kailangan gawin ang mga nag-i-invest ito. Mm-hmm. Kundi paghintay lang amang ng 30 days at sila daw ay makakatanggap na ng 20,000 pesos sa kanilang in-invest na 5,000. Mm-hmm. So, sa makatuwid po, ito po nga ay first come, first serve basis pa. Mm-hmm. Kasi ang panggagalingan ng kita o na 20,000 ay doon sa magpipay in. Mm-hmm. O yung payout galing sa magpipay in. Mm-hmm. So, malinaw po na Ponzi scheme ito. Ayun. So, at wala silang lisensya na gano'n dahil may pinagmamalaki ko sila eh na yung Brendal daw ay may lisensyang gano'n. Wala po. Dalawampung beses po namin pinapunta ang aming mga investigador sa kanilang opisina. At sila po ay nakapag-attend ng seminar, investment promotion seminar. Uh-oh. At sila po ay makapagpapatunay sa kanilang mga testigo na merong pong investment taking activity na walang pahintulot o walang secondary license na ibinigay ang SEC. Okay. Pag vinayolate nila, sir, pag patuloy pa rin sila tumanggap ng investment, ano hong kaakibat na kaparusahan ito, sir? Ay may multa po na 5 milyon bawat transaction at 21 years of imprisonment po. Mm. Ito po ay na-apply na ng mga ng ating korte doon sa mga dati pang investment scam tulad nung siya yung sa Multitel po. Kaya nakakulong po yung si Miss Baladhay hanggang ngayon dahil Dahil dyan. Anyway, Opo. Attorney James Arman Pan Jr. ng SEC, sir, sobrang daming salamat at marami ho kayong nailigtas ng mga kababayan natin na gustong mag-invest ng kanilang mumunting inipon. Pero dahil ho dyan, napigilan ho ninyo. Salamat po, Attorney salamat James Arman po. Pan. Thank you. Bayan! Tandaan, CENTCO World. Illegal. Hindi pwedeng tumanggap ng investment. Hindi kayo pwedeng sabihan na yung 5,000 mo magiging 20,000. Wow. Bawal na ho yan. Mr. Brendal Cruz, itigil mo na yung katarantaduhan mo kung ayaw mo makulong ng 21 years. Ha? At makasama si Miss Baladhay. Baladjay. Pero babae naman yun. Si Brendal Cruz boylet. So, sa munti ka. Itigil mo na yan. Parang awa mo na sa sarili mo. Kasi walang magagawa yung salapi mo pag ikaw ay nahuli. Yung putragis na investment scam mo na yan. Saan ka makakita? Lintik. Invest ka sa akin ng 5,000. Magiging 20 yan sa loob ng ilang linggo. Dinaig mo pa ang Central Bank. So kung ako mag-iinvest sa 50,000, ha? Kikita ako ng 200,000 sa isang linggo. O yung 500,000 ko, kikita ng 2.5 million. Wala akong gagawin. Hindi ako magbibenta. Uupo lang ako sa bahay. Mapapay-pay-pay-pay. Kikita na ako. Baka sinungaling ninyo ah. Itigil ninyo yan at huwag nyo yan padala yung mga tao nyo rito, kausapin ako. Nagpadala pa ng tao rito eh. Kinausap-kausap pa ako. Magkakaibigan tayo noon pero ngayon, kalimutan mo na tayo. Kunyeta, huwag nyo akong kausapin. Kausapin ninyo yung mga investor ninyo, bayaran ninyo. Hindi yun ako ang kausapin ninyo. Tragis. Marami naman ako kausap dito. Sila, ito si Engineer. Sila Maiko, si Miko, si Tom Anakta, si Salome, si Ivy,
Dami kong kausap dito. Mabuti sana kung nasa kulungan ako na wala akong makausap. Minsan, kausap ko yung pusa namin, aso. Hey, napapaligiran ako ng mga tao at mga animal. Ay, oras! Eh, kaysa mag-i-invest ka dyan, biro mo yun, no? Hanggang ngayon, 400% my package. Goodness. 5,000. 30 days, 20,000. Walang hiya. Mga bastos! Oh, sus ba yun? 30,000. Kikita ng 80,000? Hmm. Yung 1,000 mo, kikita ng 4,000? Wow! Oh. Eh, mag-invest ka na doon. Itong mga kalukuhan ninyo, hindi na kayo naawa. Ha? Kakapiranggot na ang karamihan ng biktima nito, mga OFW. Yung may konting naisubi, ha? O, invest ko dito sa sayo, wala palang gagawin, tumutubo yung pera ko. Kung kayo bayan ay biktima nito, at patuloy pa ho kayong inuudyok ng isend ko, sabihin nyo sa akin, dahil 5 million ho ang penalty niyan. Bawat tao, bawat ulo. My goodness! O bueno!